Ang sabi sa Hebrews 10 verse 24, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Isang maganda at napakalaking ministry ng mga anak ng Diyos is to help people build their dreams. Hindi lang to bring people into a religious experience o dalhin sila sa church, which are both important. Minsan lang kasi lagi tayong mabuhay dito sa lupa kahit tayo ay nag-aabang, umaasa at nananalig sa buhay sa kabila. Pero yung dito, sa buhay na ito, ay minsan lang. Kaya dapat nagtutulungan tayo para buuin ang pangarap ng isa't isa. The world will be a lot nicer, the improvement will be a lot happier if people around us are building their dreams instead na panuurin lang ang mundo, collapsing around them. Kahit pa nga mabuo ang mga pangarap mo at sumaya ka pa, kung ang mga nasa paligid mo ay mga bigo at hindi umaasenso, madadamay ka rin. Hindi pwedeng hindi. Kaya napakainam na ma-realize natin na ang isang malaking mission sa buhay is to help people succeed. Help others. Hindi lang others, pero kasama dyan yung family natin. Palagi na itong napapatotoo ng ating main speaker na si Doña Loida, pero gusto ko lang ipatotoo ulit. Yung bunso kong kapatid, mahilig siyang mag-drawing mula nang bata pa siya. Nung nag-high school na siya, nahilig siya sa henna tattoo. At marami sa mga kaibigan niya yung pinagpraktisan niya para mag-tattoo siya. Pero hindi talaga niya pangarap pa maging tattoo artist. Isa sa mga best friends niya ang nangarap na maging tattoo artist. Kasi siguro naisip niya na pwede yung gawing career. Siguro nang high school sila, hindi pa nila naisip na pwede nilang gawing career yon kasi nga hindi pa naman uso yung mga tattoo niya yan. Tabu pa nga yan, diba, sa ating society kasi ang nagtatattoo lang daw ay mga galing sa kulungan. Pero ngayon, isa ng art yung pagkakaroon ng tattoo. Kasi karamihan sa mga nagpapatattoo, meron siyang meaning. Meaningful yung mga meaning ng mga tattoo nila. And then isang araw, nahilig na lang siya sa pagtatattoo. At dahil nga born again Christian kami, ayaw ni mama na maging tattoo artist siya. Lalo na't sinasabihan siya ng kanyang mga sister, quote-unquote, sister and brothers in Christ, na masaba daw yon, na pagan daw yon, na ganito-ganyan, gawa daw yon ng kaaway, which is nakakatakot siya. Dahil napakapangit na mga words na sinasabi at ginagamit. Pero, kung naiintindihan mo yung Bible mo at magbabasa ka talaga ng ikaw mismo, hindi lang yung isinusubo sa'yo at finifeed sa'yo, malalaman mo na God doesn't look at those tattoos at the end of the day. Kasi pag humarap ka sa Panginoon, hindi naman niya bibilangin yung mga tattoo na yun, kung ilan ang natatuan mo at kung ilan ang tattoo mo sa katawan. Dahil ang titingnan ng Panginoon ay yung puso mo. Kahit pa buong katawan mo ay may tattoo, hindi naman yan bibilangin ng Panginoon. Although yes, sinabi sa Old Testament na huwag mong dumihan ng iyong katawan. Dahil ang sabi nga sa Bible, sa Leviticus 19 verse 28, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, ni maglagay ng tattoo. Ako si Yahweh. Pero, just because the society approves of something does not make it right in the eyes of God. The Bible warns the Christians who are considering getting a tattoo. Ang sinasabi pa ng iba na ito daw ay galing sa darkness at kung ano-ano pang masasamang description tungkol sa mga tattoo. Ang sinasabi pa ng mga righteous na Kristiyano ay kasalanan ang pagkakaroon ng tattoo. However, in this day and age, nag-iba na yung paningin ng society about sa tattoo. Ang pagkakaroon ng tattoo will not keep anyone from serving God. Maraming godly people ang mayroong tattoo at nagsiserve pa rin sila sa Panginoon. Yung mga tattoo nila does not interfere with what God is doing through them. Anything na Satan tries to use for evil, hindi lang ang tattoo, marami pang iba, God can turn and use it
For good, nung nakita ni Mama na gusto talaga ng kapatid ko ang pagtatato at yun talaga yung passion niya. Pinag-pray talaga namin na Lord, kung talagang hindi mo kalooban at ayaw mo yung tattoo na yan, ikaw ang mag-aalis, ikaw ang hahadlang. Pero ang nangyari, naimbitahan yung kapatid ko na maging tattoo artist sa Batangas. January yun ng 2020. After ilang buwan, nagsimula na yung pandemic. So naisip ni Mama na baka talagang ayaw ng Panginoon ang tattoo na yan. So nagsara yung tattoo shop na yon at si Haren balik sa bahay. Napayapa yung heart ni Mama na salamat naman sa Panginoon bukod sa safe si Haren, baka nga ayaw ng Panginoon yung tattoo. However, nung medyo lumuwag na yung restrictions, etong kaibigan ni Haren mula nung sila ay elementary pa lang, ay nag-open ng sarili niyang tattoo shop. At kinuha niya si Haren bilang tattoo artist. So sabi ni Mama, naku Lord, eto na naman. Meron na namang invitation para maging tattoo artist. Kung ayaw mo po nito, Panginoon, kung hindi ito magiging maganda para sa anak ko, ikaw ang hahadlang. Ikaw ang mag-aalis. Bibigyan mo siya ng ibang trabaho. E natuloy. At hanggang ngayon, nagbo-boom yung tattoo shop nila. At pagkatapos nun, nung natuloy, we decided as a family to support him. Kasi dun sa unang tattoo shop na pinagtrabahuhan niya, kung tutuusin, hindi naman talaga siya kumikita. Gumagastos pa nga siya. Kasi syempre hindi naman palaging may nagpapatattoo. Kumbaga, imbunado pa siya. Pero pagkatapos na nung nakalipa siya sa Manila, dun sa tattoo shop ng kaibigan niya, nag-boom yung tattoo shop. Marami na silang kliyente. At kahit hindi kumikita yung kapatid ko dun sa unang shop na pinagtrabahuhan niya, masaya siya. Kasi passion niya yun. Masayang-masaya siya kapag nakikita niya yung mga drawings niya at yung mga tattoo niya sa katawan ng mga kliyente niya. Napo-fulfill yung passion niya. Sa mga churches ngayon, tattoo is normal. Even a pastor has a tattoo. Hindi lahat may tattoo. But there is no judgment kung may tattoo ka man o wala. Because I believe that God is more concerned with our hearts than our outside appearance. Pero sinabi naman sa Revelation 19 verse 16, nakasulat sa aking kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ang gusto ko lang ipunto ay kung hindi namin susuportahan yung kapatid ko, sino pa ang susuporta sa kanya? Maaring sa tingin ng mga tao sa paligid mali yun, at sa mga mata nila ay kasalanan yun, or sa kaawa yun, or pagan yun, or kung ano-ano pang hindi magagandang salita. Pero hindi naman sila ang Diyos, hindi naman sila ang namatay sa krus para sa amin. Kung kami man ay nagkamali, ang Diyos lang ang may karapatan to persecute us and to judge us. Sa Panginoon kami nagkasala, hindi sa kanila. Ang pagkakaroon ng tattoo is a personal conviction. Nasa sayo na lang yun. We should never try to push our personal convictions on others. And ultimately, it's a decision between you and God. Kayong dalawa na lang ng Panginoon ang mag-uusap tungkol doon. Wala tayong karapatan na husgahan at surut-surutin ang ating kapwa dahil sa kanilang mga naging desisyon sa buhay. That's why I hate religion, because it makes people hypocrites. Wala namang kahit na sinong tao ang perpekto. Lahat tayo ay makasalanan. All of us are sinners. Walang kahit na sino ang 100% na makakapagsabing malinis ang haharap sa Panginoon. Dahil habang buhay tayo, patuloy at patuloy tayong nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya wala tayong karapatan na i-judge ang ating kapwa. Kung nagkamali sila, matuto tayo sa pagkakamali nila. Ang Panginoon na ang bahalang maghusga sa kanila. Hindi tayo. Kasi hindi naman tayo napako sa krus kahit pa tayo ay napakatagal ng Kristiyano. Nabasa na natin ang Bible back and forth ng maraming beses. It's not our job to judge others. Sa dami ng nakakadala, nakadalaan, nakakatakutan, marami ang hindi na maglakas ng loob na abutin yung mga pangarap nila.
dahil sa mga negative na tao sa paligid nila. Na sinasabing, ay wag yan, walang pera dyan. Ay nako, wag yan, sa demonyo yan. Ay nako, ibabackslide ka namin kapag tinuloy mo yan. So dahil sinuportahan namin yung kapatid ko, nagta-thrive siya ngayon. Umaasenso yung kanilang tattoo shop. Nakakatulong siya in good cause ng channel na to. Nakakapagbigay siya ng pera para makabili kami ng bigas at ibinibigay namin yun sa mga deserving. Ang channel nito sa panglabas ang daming subscribers, yung total views, million. Pero in reality, halos walang kinikita yung channel from the ads. That's the sad truth. Maraming tao ang mas gugustuhing manood ng mga viral videos, ng mga kung ano-ano, kesa sa mga ganitong klaseng channel. Yung mga word of God, bibihira lang talaga yung manunood at tatapusin yung bawat video. Kung makikita nyo, yung mga past na videos, mga 3 years ago, maraming views. Pero nung nag-2023, pakonti na lang ng pakonti. Ibig sabihin, nag-shift na yung mga viewers to other content kesa sa mga word of God. So yung mga food for the body na binibili namin, it's out of our own pockets. Kasi may mga trabaho naman kami para makapagbigay kami sa mga needy at sa mga deserving. Akala kasi nung iba, porke marami kang subscribers at yung total ng views mo million-million, malaki na yung kinikita mo. Hindi ganun. At sana, yung mga nanonood, huwag po kayong mag-skip ng ads at saka tapusin nyo po yung video para rin makatulong tayo sa iba. Para mas dumami pa yung matulungan natin. Not just monetary, pero by sharing the gospel na ipalalaganap natin yung word of God at yung promises ng Panginoon. At hinititigil yung family namin sa paggawa ng mga videos na to kahit pa walang masyadong nanonood because we believe na ito ang purpose namin to share the word of God. Hindi naman kailangan na mag-viral ka. Ang sabi nga, dalawa o tatlong nagkakatipon, more than enough na yun sa Panginoon. So pag may gustong gawin ng isang tao, lalo na kung kapamilya nyo, liban na lang kung masama yun, makakasama sa kanya at sa inyo, or negative yung magiging impact sa society, huwag nating sisirain ang kanilang loob. Or for example, sasabihin ng anak nyo na gusto nilang maging doktor, tapos ang sasabihin nyo, ay anak, mahirap lang tayo, wala tayong pera para makapag-doktor ka. Huwag ganun. Ang isagot natin, sige anak, hanggat kaya natin, magdo-doktor ka. Pagtatrabaho kami mabuti para balang araw, matupad mo ang pangarap mo na maging doktor. Siyempre, samahan nyo ng pagdarasal yan. At kapag narinig yan ng Panginoon, God will help you achieve yung pangarap ng anak nyo. Tutulungan kayo ng Panginoon. Huwag tayong makinig sa mga pumipigil sa atin at sa mga nananakot sa atin. Or huwag naman tayong mamigil o manakot naman ng ating kapwa. Huwag tayo laging pagharian ng pangamba, kundi ng pag-asa. Pagharian tayo ng pananalig at ng spirit of excellence. So that ma-minimize natin yung risks at ma-maximize natin yung mga possibilities na tayo ay magtagumpay. Huwag tayong padadala sa mga negatron. Dapat manatili tayong positive, magtiwala at kumapit lang sa Panginoon. God bless us all.